pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Puso Jessica Soho at ito ang ating summer special. Takasan natin ang init ng syudad. Magtampisaw sa mga hindi pa gaanong nadidiskubring paraiso. Manamis-namis na malinamnam. Tikman ang yaman ng ating mga karagatan. Lasaping muli ang mga matatamis na parte ng ating kabataan. Mga prutas na bibihira na lang nating makita, anihin. Mixed seafood, sari-saring yamang dagat mula sa iba't ibang mga karagatan na nakapalibot sa ating kapuluan. May masasarap pa ba sa mga ito? Ang karagatan sa bayan ng Aburlan sa Palawan, pinagaharian daw ng isang kakaibang lamang dagat. Ang kinikilalang hari ng mga alimango o king crab, ang barangkas. Ang mga sipit ng barangkas nasa ilalim ng kanyang bao o shell. Lumalaki ito ng gaplato at hindi katulad ng alimango. Meron itong buntot na parang sa stingray o pagi. Oh, nangangalapag pa. Bonus daw na maituturing para sa mga mangingisdang katulad ni Roger, ang barangkas. Kasama ito ng maraming mga isda at alimasag na nahuhuli sa lambat. Mataba yan? 30. Kada piraso nito, na ibibenta niya ng 30 hanggang 50 pesos. Tuwing magpipiknik naman ang pamilya Aurino, ang paborito nilang pagsaluhan, binata ang barangkas. Una munang iihawi ng barangkas. At saka kukuhanin ang mga laman at ang pinaka-itlog o aligin nito. At ito, hindi po yung pwedeng kain at saka itong bituka. Sasabawa ng kakanggata. Manamis-namis na malinamnam. Ang summer, hindi lang panahon ng paglalakwatsa. Pagkakataon din para matikman ang iba't ibang mga lamang dagat o seafood sa ating bansa. Sa araw-araw na paninisid ng 21 anyos na si Noah, ang madalas niyang puntirya, mga ranga-ranga o saang. Magkano po na ibibenta yan? 1 piso lang isa. Sa mababaw na bahagi ng dagat, nasisisid ang mga ranga-ranga. Tinatawag din itong saang dahil sa animoy mga sanga na nakikita sa palibot ng kabibi nito. Ang kadalasang bagsakan ng mga ranga-ranga na nasisid ni Noah, ang restaurant na ito sa Puerto Princesa City sa Palawan. Bale, tinatanggal pa natin yung bituka para matanggal yung mga buhangin, mga lupa-lupa,
Lalamasin natin sana ang asin bago hugasan, bago lulutuin na. Tinimplahan ang mga sikretong pampalasa. 85 pesos kada order. Perfect daw na appetizer. Masarap siya. Hindi nakakaumay. Pag may mga turista, kahit ano siya, kahit yung from Manila, mga Manileños, yan, usually yan ang hinahanap pag dumating sila dito sa aming resto. Susunod, hindi lang mga bukirin ang inaararo, kundi pati buhangin sa dalampasigan para humanap ng gakka o... Hindi lahat ng seafood nasa pusod ng karagatan. Ang ilan, nasa Pampang o dalampasigan lang. Pamilya ni Ebony, pamumulot ng Ariporos ang pinagkahakitaan. Isa itong uri ng kabibe na para makain ng laman, kailangan mong makipag lips to lips. Pag sinisip-sip mo siya, parang hinahalikan mo rin siya tapos, pagkatapos mo sip-sip, itatapon mo na siya kasi wala ng laman. Yun daw ang tawag sa kanila, kaya kiss me goodbye. Napuputol po ng puwit na Ariporos para pag niluto, madali siyang masipsip. 30 pesos kada tabo ang benta nila nito. Ang nabiling Ariporos ni Jaime, iginisa niya sa bawang, sibuyas at luya. At mas pinasustansya niya ito dahil sinahugan ng malunggay. Yan ang karaniwang inuulam namin dito, lalo na taghirap at saka mahalang isda. Okay, inumanan. Dito na yung Alimporos sa pulutan natin. Okay. Perfect daw ipampulutan ang Ariporos. Ayos. Masarap. Madinamnam na masim-masim. Ay bidwang naman sa Pamplona, Cagayan, hindi lang mga bukirin ang inaararo, kundi pati buhangin sa dalampasigan para humanap ng gakka o gakgak. Isa rin itong uri ng shellfish na mas malaki lang ng bahagya sa ating kuko. Pero di raw ito pai-small sa pasarapan. Itong kawayan, parang panghahawakan lang dito para hindi gumulong na gumano. Hindi na ganyan po niya. Ganyan kalalim. Gamit ang tako o kawayan na may pandakot sa dulo, ginagalugad ni Mang Julio ang dalampasigan para manguha ng gaka. Ito kasi ng... Madali lang kung titignan, pero mahirap itong gawain. Bukunti. 25 pesos kada baso ang bentahan ng gaka. Nakaraniwan daw inilalaga para meriendahin. Lasang tahong. Ang mayaman sa iodine at protina ang mga lamang dagat o seafood, kaya't inirekomenda ito sa mga may goiter. Pero ang mga pagkain rin na galing sa dagat, madalas sanhi ng allergy at nakakapagpalala ng hika at kolesterol. Kung kakain tayo ng mga crabs or any seafoods, nandyan na meron tayong batayan, lalo na yung, alibang, yung laman lang ng crab, panatiliin na lang natin na nandun tayo sa one serving or hanggang maximum of 3 servings. Ibig sabihin ito, mga 3 pirasong ganun lang ang ating kakainin. Ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan, wala mang dagat, may ipinagmamalaki namang biyaya na galing sa ilog. Ang
binasang darak ni Roger. Binilog na sinlaki ng bola ng ping pong at saka sinunog. Pag may ganito may itim na, luto na siya. Ito ang gagamitin niyang pain para makahuli ng ulang o freshwater lobster. Ang inihaw na darak, inilagay ni Roger sa kimpot, patibong na gawa sa kawayan, at inilulubog sa ilog para makahuli ng ulang. Bukas na po na ipapandawin yan, bukas ng maga. Kinabukasan, binalikan ni Roger ang kimpot para pandawin o kuhanin ang nahuli nito. Ito yung ulang na pinagmamalaki ng kalumpit. Kumpara sa sugpo at iba pang hipon, mas malaki ang ulo ng ulang. Marami at mas mahahaba rin ang balbas nito at may dalawang malaking sipit. Ito ang aligi niya. Ang aligi o taba nito nasa ulo. Nasa 150, 180, hanggang 200 na ang pinakamataas na pakyawan. Pagka naman binenta sa palengke, nasa 300 hanggang 350 ang isang kilo. Kumpara namin sa sugpo na kumisin, 400 hanggang 500 ang kilo ng sugpo. Kaya mas mababa pa rin ang ulang. At ang pambatong luto ng mga tigakalumpit sa ulang, sinigang sa Sampaloc. Tikman nyo, ala kaduda-duda. Talaga lang ako sarap. Umoy na sarap. Ang yaman ng ating mga karagatan at mga ilog, hindi lang nasusukat sa panlabas na ganda dahil ang mas makabuluhang mga biyaya, hindi lang kailangang namamasdan, kundi natitikman. Nanamis-namis na malinamnam. Sa dami ng mga islang meron ng Pilipinas, karamihan sa mga ito ni hindi pa nadidiskubre maging ng mga lagalag na turista. Nakakubli kasi ang mga ito, mga nakatagong isla na pwede ring tawaging mga bagong paraiso. Kumbaga sa tao, mula ulo hanggang paa, ang ganda ng ating kapuluan. Ang mga natatagong yaman ng kalikasan, makikita pati sa mga kaduluduluhan. Katulad ng bayan ng Santa Ana sa Cagayan Valley, namumukod-tangi ang ganda ng isa sa mga isla, ang Palawi. Ang ibinibida ng Palawi, ang birhen nitong dalampasigan, na pang postcard ang ganda. Ang malakristal na tubig at banayad na alon. This island, basically, it is a protected area. Then therefore, not much developments can be done here. Bihira lang ang nakatira sa Palawi Island. Sila na rin ang nagsisilbing bantay at tour guide. May panapanahon yan kung tag-ulan. Si Mang Juni, mangingisda. Malaking bagay daw ang dagdag 250 pesos na kinikita niya sa pagtutour guide. Sa pagtutour guide kasi marami kang mararanasan, marami kang malalaman sa mga bisita na sinasabi na ganito ang gawin natin. Magandang gagawin natin ganito para bumalik ulit yung magandang tanawin dito at saka pangkabuhayan. Inabutan din namin doon ang mga botanist na sina Ulysses at Anthony. Napagpad daw sila ng Palawi para mag-research. Dito makikita mo yung mga iba't ibang samut-saring mga halaman at hayop na makikita mo karaniwan sa Sierra Madre. Tsaka may mga posibilidad na baka may mga bagong mga species na makikita. Ang isa pang itinatagong yaman dito, ang pinakahuling parola na itinayo raw ng mga Kastila, ang Cape Engaño. Sa tuktok nito, lalong mapagmamasdan ang malaparaisong ganda ng buong isla ng Palawi. Ang bayan naman ng Baler sa probinsya ng Aurora.
Minsan ang nilamon ng mga dambuhalang alon o tsunami taong 1735. Ngayon, ang naglalakihang mga alon din ang dahilan kung bakit ito dinarayo ng mga turista para mag-surfing. Pero bago pa dinagsa ng mga surfer ang baler, dinayo na ito ng mga tiga-Hollywood para pag-shootingan ang pelikulang Apocalypse Now. Sa pelikulang Baler naman nakilala ang isla ng Di Casalarin. Bukod sa White Sand Beach, meron din ditong kuweba na pwedeng galugarin ng mga turista. Gusto namin yung beach kasi parang sa amin lang yung beach eh. Tapos, yung sand, fine naman yung sand, di rin. Tsaka tahimik eh. Sabi nga namin nung papunta dito, parang koron pero hindi limestone, bato-bato talaga. So iba naman yung makikita mo. Si Mac, tour guide, sumikat din daw siya dahil sa pelikulang Baler. Lumabas kayo mga Malaking tulong raw talaga ang mga pelikulang kinukunan dito para mas makilala pa ang kanilang probinsya. Time na mapanood nila yon, ginusto na nila na makarating doon sa pinagsyutingan, taka dito sa lugar, sa Baler, at malaman nila yung kasaysayan. Maliban sa pagiging surfing destination, naghahanda rin daw makipagsabayan ang Baler sa mga sikat na resort. We believe, you know, that once these people are aware that Aurora's this much to offer, then we'll start getting tourists. No? And by that, we'll be able to, of course, create jobs, which is the main reason why, you know, we are trying to promote tourism. Bukod sa naggagandahang mga beach, may hatid din nakakaibang adventure ang pamamasyal sa mga ilog. Sa mga naglutangang nabubulok na troso, nabubuhay ang mga tinatawag nilang katid, isang uri ng uod na nakakain. Pinupuknat namin yung gada isang punong ganyan para siyempre malalaman namin. Pag may nakita kami yung mga butas-butas, siyempre maalam. Kapag maalam mo yung ng katid, siyempre maalaman namin. Hindi na raw niluluto ito. Mas malasa raw kung sariwa. Pwedeng isawsaw sa kalamansi at lagyan ng sili. Oh, lasa kahoy, tapos maalap-alap. Talaga siyang kukuan, malinam-nam. Susunod, imbes na puting buhangin ang bumabalot sa dalampasigan ito, Taong 2007, nung una naming itinampok ang mga isla ng Karamoan sa Camarines Sur. Sa aming pagbalik doon, may mga bagong paraiso pa rin kaming natuklasan. Katulad ng Isla Pitogo sa Barangay Pandanan. Imbes na puting buhangin ang bumabalot sa dalampasigan nito, makikinis na bato at corals ang nasa pampang. Isa itong pebbled beach. Mga bato raw ito na ibinuga ng bulkan noon at kuminis na lang dahil sa paghampas ng tubig. Matatagpuan din dito ang kuweba na may ilog sa loob. Ito ang Kadiklum Subterranean River na may habang 130 meters. Malakristal ang ilog ng Manapot. Ngunit ang paraiso, hindi lang sa mga isla at dalampasigan makikita. Paraiso ring maituturing ang mga pasyalang ibinase sa ating kasaysayan. Mabuhay! Maligayang pagdating sa Las Casas, Pilipinas de Acozar. Sa bahaging ito ng bayan ng Bagak sa Bataan, ang mga bahay, uso noong 17th century. Ang mga istrukturang ito, dito sa tinatawag nilang Las Casas, Pilipinas de Acozar, hindi replika o ginaya lang. Mga original daw itong ancestral house na giniba, inilipat at
itinayong muli. The plan here is to really make it open now and be accessible to the public and give the public, especially the young generation, na ito yung meron tayong magagandang bahay noon na ito yung teknolohiya na ginamit, like yung mga bahay na bato na walang kasamang steel niya. So again, it's education to the new generation. Dito sinuting ang Zorro ng GMA. Karamihan daw sa 22 lumang mga bahay na narito, inabandona at pinabayaan na ng mga dating may-ari. Katulad ng Casa Hidalgo, ang unang eskwelahan ng Fine Arts ng University of the Philippines. Ito yung entrosuelo, they call it. Ito dito dumadaan yung mga karwahe. Ang iba pang mga bahay, may sarili ring kasaysayan. Where we are right now is the first house of the mayor of Haen in Nueva Ecija. So the story goes that yung mga tulisanes, when they were, yung may mga galit siguro sa kanya, pinag-ulanan daw siya ng bala from the outside. What he did was move from one room to another. That's why all over the house, you will see mga bullet-riddled rooms, si mga walls niya. Bawat isa sa atin, naghahanap ng sariling paraiso. Pilit tumutuklas ng sariling sulok sa mundo. At kung pala rin naman tayong mahanap ito, gawin sana nating panata na alagaan para magsilbi ring paraiso para sa mga susunod na henerasyon. Susunod, mga matatamis na pagkain ng ating kabataan, katulad ng piyaya at butterscotch ng mga Ilonggo at ang sinambong, balikutsa at opya ng mga Ilocano. Dapat may pasalubong, karaniwan, mga matatamis mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kaya kahit pagkainit-init, dapat ngumiti ng pagkatamis-tamis. The Philippines was born for greater things. Buwagin ang sistemang bulok. Ngayong panahon ng eleksyon, mag-ingat sa matatamis na pangako ng mga politiko. Nananalo ako sa inyong kapangyarihan. Huwag tayong makalimot na manatili sa tama. Lahat sasabihin nila, masungkit lang ang ating mga boto. Ang tunay na kalayaan ay maranasan. Number one platform ko, labanan ng kahirapan sa bansa. Kaya po natin lahat dami. Pero kung matatamis na pagkain sa iba't ibang bahagi ng kapuluan ang pag-uusapan, tsak, landslide winner yan sa panlasa ng bayan. Nangunguna ang probinsya kung saan ekta-ektarya ang taniman ng mga tubo na siyang ginagawang asukal, ang Negros. Bacolod, siyudad sa Negros Occidental. Ang mga turista rito, nagayuman ang ubot tamis nilang muscovado, espesyal na asukal na gamit sa paggawa ng piyaya. Higanting industriya rito sa Bacolod ang paggawa ng piyaya. Kung dati, mano-mano ang pagluluto nito, ngayon, de makina na. Yung mga top 10 na product namin, the number one talaga is piyaya. Nag-export na rin kami sa US and then some in Canada. Meron na rin mga kasamahan na yung mga pumupunta rito na dinadala rin nila sa Middle East. Ang dough o tinapay, minamasa ng makina. Makina rin ang naglalagay ng palaman na muscovado sa tinapay. Sunod itong hahatiin sa maliliit na bilog. Pipipiin at saka iihawin. Sa paglipas ng panahon, nagbagong bihis at korte na rin ang piyaya. Meron na ngayong crispy piyayitos, mas maliit at mas malutong. Piyakilyos o piyaya na hugis barkilyos at piyaya cones o apang piyaya.
malagkit siya. Tapos masarap talaga. Siguro may chocolate. Matamis. Sa daming araw ng matatamis na pagkain ng mga Ilonggo, parang araw-araw, piyesta! Sino ba naman ang makakatanggi sa lutong at tamis ng pambato ng mga Ilonggo? Ang Barquillos. Salitang Espanyol na nangangahulugang manipis na biskwit. Ang Barquillos ng Iloilo, mas matanda pa raw sa Republika ng Pilipinas. Taong 1896, mga buhanging hinahaluan ng puti ng itlog ang ginagamit para pagdikitin ang mga bato sa mga ginagawang simbahan. At para hindi masayang ang mga pula ng itlog, ginamit ito upang makagawa ng tinapay na kalaunan naging Barquillos. Noong araw, ang rolyo ito, kahoy. Ngayon, ano na iba na kasi hindi pantay yung kahoy. Isa sa mga naunang gumawa ng Barquillos dito sa Iloilo, ang pamilya ni Aling Alicia. Yung Barquillos namin, nagsimula ng 1896 hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paggawa namin ng Barquillos kasi yun ang hinahanap ng mga tao. Ang minasang harina, gatas, asukal at itlog, iipitin sa pinainit na malapad na bakal. Pagkaluto, ihuhulma ito. Kailangan mabilis ka ito kasi pag hindi ka mabilis, matigas yung ano, hindi marulyo. Matamis, may parang may gatas. Isa to sa mga delikasyon sa Iloilo. Isa pa sa mga ipinagmamalaking matamis na pagkain ng Iloilo, ang nakalalasing sa sarap na butterscotch. Hello! Ang negosyanteng si Evelyn, ang ipinamimerienda sa kanyang mga bisita, butterscotch na siya mismo ang nagluto. Pinaghahalo-halo muna ni Evelyn ang itlog, asukal na pula, butter at corn syrup. Yung corn syrup or light syrup, yung invert sugar na magpapachewy sa kanya. Sunod niya itong nilagyan ng vanilla. Hinaluan ng harina, baking powder, konting asin, at boy. Kasi I have bought a sweet tooth. Mahilig ako sa dessert. And butterscotch is one of my favorite desserts. So through my own research and develop, pinag-trial and error ko po yung recipe until na makuha ko yung gusto kong taste and quality ng tunay na butterscotch. Masarap. As dessert, parang ano siya, tamang-tama yung after ano, yung mga coffee kapag katapos. Pero hindi raw monopolyo ng mga Ilonggo ang mga pagkain lalanggamin sa tamis. Ang kakaning sinambong ng mga Ilocano. Nakababad mismo sa kumukulong katas ng tubo habang niluluto. Kapag lubangking ng tubo, lalagay dito. Tapos kung class yung quality, wawasan namin ng tubo. Si Tatay Corazon, nagluluto ng sinambong. Ang napigang katas ng tubo, diretso sa kawa para pakuluin. Ang bigas naman, ilalagay sa loob ng medyas. Opo, medyas o stockings. Basta malinis ha. Dati kasi, sa dahon ng nyog inilalagay ang malagkit habang pinapakuluan. Pero napapasok daw ito ng dumi. Kaya't naisipan ni Tatay Corazon na gumamit na lang ng medyas. Ngayon, sinambong na yung stocking na. Parang mas malinis, mas madali ihanda. Opo ma'am, parang kahit manipis ito, hindi pumasok yung dumi eh. Ibababad ito sa kumukulong katas ng tubo sa loob ng 2 oras hanggang maging sinambong. Tamang-tama yung templang tamis. Sarap eh. So, hindi siya nakakaumay. Sa katas
Lumabas ng tubo rin nakakagawa ang mga tiga Santa Maria, Ilocos Sur ng balikutsa o kending Ilocos. Matapos pakuluan ang katas ng tubo sa sinublan o malaking kawa sa loob ng isang oras, ilalagay sa loob ng gurnay o tapayan. Kapag bahagyan ng tumigas ang katas ng tubo o yung tinatawag nilang panutsa, binabanat o hinihila ito at kinukorting ribbon. Ibinibilad sa araw. Talagang natural itong candy na ito. Sa cafe, isang piraso lang para one cup of coffee. That's enough. Pero may ilang mga pagkaing matamis na nanganganib na hindi na natin matitikman. Katulad ng opia, isang matamis at malutong na empanada sa San Juan, Ilocos Sur. Mahirap. Pag pinapanood mo, parang madali. Pero pag gagawin mo, kung di mo talaga pagsusumikapan na matuto, mabusisi step by step. Una munang mamasahin ang harinang malagkit. Pagkatapos, ilulubog sa kumukulong tubig hanggang maging palitaw. Sunod namang pinaghalo ni Emma ang pulang asukal at harinang bigas. At saka isinama ang nalutong palitaw. Minasang muli at hiniwa-hiwa. Kailangan rin daw budburan ito ng harinang bigas para hindi magdikit-dikit. Maya-maya lang, pinipina ito sa makina at mano-manong pinadaanan ng rolling pin para mas lumipis at kuminis. I-control yung palat niya. Hindi pwedeng gugulpin mo yung... Yung bang ibibigay mo yung lakas mo yung pag-ganan. Matapos lagyan ng sesame seeds o linga, itutupin ang minasang bigas at hinugis na half moon. Binilad sa loob ng ilang minuto. Punasan natin para pag naluto magkita ang labas. Ilang sandali lang, isinalang sa oven sa loob ng 10 to 15 minutes. Matapos ang maghapon, luto na sa wakas ang opya. Nakakalungkot nga lang na kahit ang ilan sa mga tiga rito, hindi nakilala ang opya. Hindi gaanong matamis yung lasa. Alam niyo po kung ano tawag dyan, sir? Hindi. Hindi. Siyempre, nalulungkot rin kami dahil unti-unti nang nawawala yun, ano, yung napag... yung nasimulan namin ng business. May mga pagkaing bahagi na talaga ng ating kabataan. Hindi kumukupas ang sarap sa ating alaala. Mapaglipasan man ang panahon at mapag-iwanan ng puso ang bakas na iniwan ito sa mga tumikim, ngiting pagkatamis-tamis. Susunod, mga prutas. Chile, mabolo, balimbing. Mga prutas na ginawa na rin pangalan ng mga kalsada. At panukso, pati sa mga politiko. Kawawang mga prutas. Bibihira na ngang makita ngayon, hindi rin kilala maging ng mga batang henerasyon. Dahil isa tayong tropical country at mainit karaniwan ang panahon, mayaman tayo sa masasarap na mga prutas. Makatas. Yun nga lang, marami sa makilala at nabibili nating mga prutas sa tindahan at palengke ngayon, puro dayuhan. Tila ba na isang tabi na at nakalimutan ang mga prutas na sadyang sa atin. Ang bato. Ang asim po. Para siyang saging. Anong tingin mong prutas yan?
Hindi ko po siya alam. Hindi ba ito yung nilalagay sa ano? Yung nilalagay sa sinigang? Ito ang balimbing, mabolo at kamatsili. Ang ilan sa atin, kilala lang ang mga ito bilang pangalan ng mga kalye o lugar. Ang balimbing nga, ikinabit pa sa imahe ng mga politiko na palipat-lipat ng partido. Ang velvet apple o mas kilala bilang mabolo. Ang balat nito, tadtad ng maliliit at malalambot na bolo o buhok. Makate kapag nahawakan. Malalaki ang buto kung minsan naman seedless. Matamis at mabango ang laman. Dito sa Santa Barbara sa Pangasinan, ang mga puno ng mabolo inaalagaan sa kanilang provincial nursery. Endangered na raw kasi ito ngayon. Mangilan-ngilan na lamang. Ang matigas kasing puno o kahoy ng mabolo, ginagamit sa paggawa ng mga muebles at handicraft. Walang masyadong nagpo-propagate ng mga seedlings nito. Pinuputol-puto nila, but then hindi sila nagre-replant. That's why kumukonti ang population ng mabolo trees. Labis na nalulungkot si Virgie sa unti-unting pagkawala ng puno ng mabolo. Paborito raw kasi niya itong kaining panghimagas noong kabataan niya. Matamis, parang katulad ng durian. Pero yung durian masyadong yung amoy. Pero mas matamis pa itong mabolo. Kaya para makatulong daw sa muling pagpapalaganap ng sarap ng mabolo, naisipan niyang gumawa ng mga panghimagas na sinangkapan ito. Katulad ng mabolo candy, mabolo shake, mabolo maha. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mabolo maha with peanut. Ang dinurog na laman ng mabolo, hahaluan ng cornstarch, gata, gatas na malabnaw, asukal, vanilla, at saka lulutuin hanggang lumapot at bubudburan ng dinurog na mani. Parang yung durian na nawawala yung amoy pagka nagawa na ng pastillas. Sa kahabaan naman ng highway sa San Leonardo sa Nueva Ecija, halos hindi pansin ng mga humaharurot na sasakyan ang mga puno ng kamatsili sa magkabilang gilid ng kalsada. Pero kapuna-puna sa ilalim ng mga puno ang tatlong batang sina Dong, Ine at Bu. Nanunungkit sila ng kamatsili para pagkakitaan. Para pumitong biling bigas. Tiyagaan lang daw ang panunungkit ng kamatsili. Hindi kasi ito madaling akyatin. Dahil yung matinik, mabuno ng kamatsili. Ang nasungkit na kamatsili ng magkakapatid, itinitinda naman ang kanilang nanay na si Rebecca sa mga dumaraang motorista. Pag-upusa ng bunga ng kamatsili, nag-upusa na po namin pagtitinda. Pag wala na pong kamatsili, nakikigabas na lang po kami. Kapag may natira, isinasahog nila ito sa ulam, katulad ng inabraw o binagoong ang pakbet. Malinam lang po yung sabang. Matamis-tamis po. Wala po yung pakla niya. Ang paniniwala ng ilan, bagamat hindi pa ito napapuna, ang kamatsili gamot daw sa diabetes at sakit sa bato. Lalo pag kumakain niya ako niya, maginawa pag-ihip. Mababa yung sugar ng kamatsili at saka mataas yung vitamin C. Wala namang contraindication yung pagkain ng prutas, especially yung kamatsili. So dapat yung kamatsili, kainin lang in right amounts. Ngayon naman, ang pinaka-inaping prutas sa balat ng lupa. Itawag ba naman o ihalin tulad sa mga politikong
mapapalit-palit ng alyansa. Ang Balimbing. Balimbing ang ginagamit ni June na pangontra sa binat ng bagong panganak niyang asawa na si Rowena at ng 7 araw nilang sanggol na si Princess. Kasi yung nanay ko, naghihilo din ng mga bagong panganak. Yun ang pinapayo niya lagi sa mga nanay na ano, na sa servisyo niya ng paghihilo. Ang nilagang dahon ng Balimbing na sinamahan ng dahon ng bayabas at suha, inihahalo ni June sa tubig na pampaligo ng kanyang mag-ina. Pagkatapos, ang prutas naman ng Balimbing, inihaw ni June at kinatas. At saka ipinainom kay Rowena. Inawa sa pakiramdam. Pagkatapos natin siya maugasan. Si Jose naman, paborito raw niyang gawing minatamis ang Balimbing. Tutusokin ng tinidor upang maalis ang mga asid. Pipigain muna ang maasim nitong katas. Babanlawan at muling pipigain. Pahukuluan sa arnibal o tubig na hinaluan ng asukal. Ang resulta, jam o palaman. Matamis eh, na konting maasim. Ang Balimbing kasi ay madaling gawin kumpara sa ibang mga prutas tulad ng santol. Ang pangangalaga at pagpaparami ng mga exotic tropical fruits, lalo na ng mga native nating prutas, kampanya ngayon ng RC Fruit Conservation Farm dito sa Calawan, Laguna. Kailangan na nating pangalagaan ito, paramihin, bigyan ng mga pananim yung iba nating mga kababayan na interesadong magtanim itong mga katutubong prutas na ito. Ilan sa kanilang mga inaalagaan dito ang puno ng bago, batuan, katmon at kalumpit. Nag-aalaga rin sila rito ng mga tropical fruit trees mula sa ibang bansa katulad ng abiu na mula pa sa Brazil. Sa labas, kamukha ito ng ating chesa. Pero ang malambot nitong laman, kalasa ng kaimito. Sa abiu, may nakatas na bagong biyaya si Jaime. Sa Thailand pala, lahat ng native fruits nila ginagawang fruit wine or juice. E napag-isip ko naman ako, marami akong prutas, kaya ayan, tinutukan ko na. Ang laman ng abiu, hahaluan ng tubig at saka ibiblender. Titimplahan ng asukal para makuha ang tamang tamis. Hahaluan ng wine yeast. Iiimbak sa loob ng 3 linggo para ma-ferment at maging alak. Masarap! Isa pa nga! Sa susunod nating paglalakad o pamamasyal, kilalanin at pag-ukulan ng kahit konting pansin ang mga punong ating dinadaan-daanan lang. Dahil ang kanilang mga prutas, likas sa ating bansa, biyayang ipinagkaloob sa atin lang. Ang init ng panahon, huwag dadaanin sa pagkabugnot at init din ng ulo. Pero dapat mag-ingat upang ang bakasyon hindi mauwi sa disgrasya at maging masaya. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga balita, mag-logon po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account,
hanggang sa susunod na Sabado po, pagkatapos ng Kwaresma, para sa isa na namang makabuluhan at masayang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, puso mo.